Magandang gabi sa inyong lahat. Kung kayo ay nasa inyong mga tahanan, ay niloob ng Panginoon na tayo ay nagkaroon ng ganitong mga kaparaanan para tayo ay magsama-sama, lalo na kayo ay nasa inyong mga tahanan. But before we start our devotion ngayong gabi, bago kayo matulog, kanina po, meron naman tayong mga mensahe na nadinig every Sunday sa ating Mother Church sa Pasig, Dr. Greg Lyons. Last Sunday ay meron din tayong message na pinaabot o pinarating sa atin dahil tayo ngayon ay online. But before we start, nais ko po munang magkaroon ng greetings, no, sa bawat isa sa atin. Yung mga directors natin, no? Unahin natin sa District 1 kila JR, no? At yung kanyang assistant, no, director, si sa team leader si Chris Adelpan. At yung District 2 natin ay si Kuya Mark, no? At yung district director natin naman sa District 3 ay si Kuya Eric. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan, sitwasyon. Okay, at sa District 5, kila Brian, no? District 5, Baseco. At yung ating team leader sa Baseco ay si District Team Leader, si Kuya Matt. So, kayo po ay nandyan sa inyong mga tahanan. Ay ang maganda dito ay tayo ay nagkakaroon ng oras sa Panginoon. Okay? So ngayong gabi ay bago kayo matulog, bago tayo magpahinga, ay maganda ho na tayo po ay may salita ng Diyos na nadidinig at ating pong pinagbubulay-bulayan na salita ng Diyos. Okay? So, last Sunday ay tinalakay ko rin po sa ating devotion yung topic natin is about kay Noah, no? So, kung yung iba kasi putol, no? Yung ibang copy natin ay naputol. Kaya hindi talaga natin natapos, no? Pero ngayon po ay balikan lang natin ng konting oras, ano? Yung storya ni Noah, na kung saan si Noah po ay ginamit ng Diyos, no, para yung kanyang plano ay matupad at magkaroon ng ika nga ay pagsasaayos ng kanyang mga plano o ginawa. Okay? So, ngayon naman ay puntahan naman natin yung istorya ni Joseph. Ano po? So, istorya ni Noah, istorya ngayon ni story ni Joseph. Okay? So, bago tayo magsimula ay tayo muna ay magmanalangin. Panginoon, sa gabing ito ay kami po ay humingi ng inyong gabay, ng inyong presensya. Kayo po magbigay sa amin ng katilunuhan, wisdom, habang kami ay nag-aal ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mensahe kanina ni Dr. Greg Lyons, na kami ay na-feed, nagsama-sama to encourage us and to give us knowledge about the situation, about yung coronavirus, Panginoon, na kung saan nagkakaroon kami ng warriors, nagkakaroon ng takot yung iba, at nagkakaroon ka nga ng pag-aalala. Dalangin po namin sa gabing ito na kung kayo man ay nasa inyong mga tahanan, we pray, Lord, na patuloy na ang Diyos ay mag-ingat at magabay sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
So, tingnan po natin yung storya, no, ni story ni no, ni Joseph. So, tingnan natin yung experience na nangyari sa buhay ni Joseph. Okay? So, merong mga pangyari sa buhay ni Joseph na good things and bad things, ano? Pero tingnan muna natin yung nangyari sa buhay ni Joseph, yung mga bad things, situation na nangyari sa buhay niya. Okay? So, sa istorya sa buhay ni Joseph, meron siyang mga kapatid. Ang tatay niya po ay si Jacob. Okay? And then, sa pangyayaring yun, si Joseph po ay, ayon sa aking pagbabasa, siya pala ay isang tagapag-alaga ng mga hayop o nagpapastol siya. Oh. So, during his time. At yung kanyang mga kapatid ay namumuhay sila na masabi natin na sa piling ng kanyang ama. Okay? So, dumating sa punto na silang magkakapatid ay nagkaroon ng inggit yung kanyang mga kapatid kay Joseph. That was at the age of 17 years old si Joseph ay yung kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. So, nung nainggit yung kanyang mga kapatid, ay nagbalak ngayon yung kanyang mga kapatid na gawan na pag-isipan ng masama. Okay? So, kung ano man yan, inggit. Nainggit si yung kanyang mga kapatid kay Joseph. Dahil ang kanyang ama, yung kanyang father, si Jacob, ay yung kanyang attention kay Joseph ay naandoon. Okay? Kaya hindi mawala, no? Hindi maiwasan yung magkakapatid ay nagkakaroon din ng misunderstanding. Okay? So kami rin po ay anim ang magkakapatid. Pero sa magkakapatid na yon na kami ay hindi mo naman masabing perfecto. Okay, ano pa yung nangyaring bad thing sa buhay ni Joseph? Si Joseph po ay dumating sa punto na siya po ay nakaranas ng temptation. He experienced temptation sa buhay niya. Okay? So, na malungkot na situation dahil nung siya po ay nakaranas ng temptation, dahil nalaman nung hari, nung pero, na nagawan o ginawan si Joseph ng pagtitempt ng isang babae, okay, nagsumbong ngayon yung babae sa kay Pero na siya ay yung asawa ay pinasok o maaring gawan ng masama, pero yun po ay ano lang, temptation sa kay Joseph. Siya ay napagbintangan, ano po. So, anong nangyari? Nalaman nung hari, pinakulong si Joseph. Pinakulong siya. Yun po ang mga nangyari, no? Na pinakulong na siya, nakaranas siya ng, di ba? Hindi naman madali makulong, di ba? Mahirap sa loob ng kulungan. So, ano pa? Nakaranas si Joseph sa nasa buhay niya ng persecution. Okay? Nakaranas siya ng suffering habang siya ay nakakulong. Okay? So, yun ang naranasan ni Joseph. At hindi lang po yan. Marami pa pong mga experience o bad things experience na nangyari kay Joseph. Yun lang po ay mga nakita natin na pinaka highlights doon sa buhay ni Joseph. Now, tingnan natin yung good things na nangyari sa buhay ni Joseph. Okay? Ito pong nangyari ay yung maganda na nangyari. Yung kanyang tatay, si Jacob, ay naging maganda yung trato. No? Naging maganda yung trato sa kanya, kay Joseph. Okay? At ang nasa isip ni Jacob ay itrato siya at maganda, mabigyan ng maganda at maayos na kalagayan. Okay? So, magandang nangyari pa sa buhay ni Joseph. Sabing ganon, God is with him. Okay? Ang Diyos ay nasa kay Joseph. Habang siya ay nakaranas ng persecution,
yung kanyang mga kapatid, hindi naging maayos ang trato sa kanya. Pero sabi doon sa salita ng Diyos, ay ang Diyos ay nasa kay Joseph. Sumasa kanya. Okay? At ang maganda doon, si Joseph po ay binibless ng Panginoon. No? Binibless siya, pinagpapala siya. Okay? So, nakaranas din po siya ng sabihin natin na kahit may suffering sa buhay ni Joseph, okay? May persecution sa buhay ni Joseph, siya po ay hindi po pinabayaan ng Diyos. Okay? Kahit may persecution sa buhay niya. So, tingnan natin. Let us go to the main point, no? On how God worked.